Saan bansa? Saudi po. Saudi. Na ang nasa Saudi ay si Jessica Mary Mercado. Kasama natin ngayon si Jean, yung kapatid, at ang mama na si Marites. Ang kanyang agency ay ang Ascent Skills Human Resources Services. Yes, ma'am. Kailan exactly nag-end yung kontrata niya? December ano? December 27 po. Nakailang taon na siya doon? 2 years po. Doon sa dalawang taon na yun, nakauwi ba siya dito sa atin or wala? Hindi po. Hindi. Nakakapagpadala naman siya ng pera? Regular? Month po, monthly. Every month naman. Kailan niyo huling nakausap si Jessica? Kami po, mag-ina, nakausap po namin siya is December 2. Mm-hmm. Na sakto po na tumawag siya, nandun ako. Mm-hmm. Na uwing-uwi na nga daw po siya. Na excited nga daw po siya na kasi. And contract na uuwi na. Mm-hmm. Then nung 30, nag-chat naman po si yung asawa po niya sa amin na humihingi po ng tulong yung kapatid ko kasi hindi daw po siya pinaalis. Okay, so ine-expect nyo, by kunwari, end contact December 27, mga 28 or 29, nakalipad na siya dapat at nakabalik na dito, tama ba? Yes, ma'am. Ang sabi po niya sa amin is January 2, nandito na siya sa Pilipinas. Okay. Hazel, kailan mo huling nakausap si Jessica? Noong ano po, January 7. Ano ang sabi niya sa'yo? Yung po, kinamusta lang po yung mga bata, tapos po, ayaw nga daw po siya payagan ng amo niya na pauwiin. So, nasaan siya nung kausap mo siya? Nandoon pa rin sa amo niya? Opo, ma'am. Maayos ba ang kalagayan niya doon? Sinasaktan ba siya? Ano ba ang kalagayan? Pinapakain ba? Sabi niya po sa akin, maayos daw po siya. Pero gusto na niya umuwi? Opo. Attorney Sherilyn, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, attorney. Ano po ba ang sistema kung end contract na? Okay, pag end contract na, dapat po pinapauwi na po ng employer. Mm-hmm. So, yun po yung obligasyon talaga po. Unless po nag-renew po yung ating OFW, si Jessica, voluntarily, yun yung mga tinatawag na nag-extend ng contract. Pero okay. In this case po, kasi merong request for repatriation, so, ibig sabihin, ayaw niya na po mag-extend. Okay. So, pero, actually, meron po sa database namin, kasi po, noong January 18, no? Mm-mm. So, meron po sa database namin na nakalagay po yung, kasi to, kinoordinate na po namin, nakareceive din kami ng request po from sa kamag-anak ni Jessica. Yes. Po. Uh-oh. And then, ang sabi po ng ating NWO, yung ating pong OWA Riyadh po, nagpunta po yung kanyang Saudi Recruitment Agency personally po doon po sa NWO. Okay. And then nag-request po ng letter, assistance po, address po sa Ministry of Human Resources and Social Development. Okay. Kasi po attorney and cooperative po kasi yung employer nito. Okay. Despite coordination ng PRA saka ng SRA, ayaw pa rin po talagang bigyan ng exit visa at bigyan ng ticket yung ating si Jessica. Alam ko rin, attorney, di ba, na ang Saudi Arabia ay medyo very strict sa kanilang mga proseso. Kaya ang kailangan ay merong visit muna. Yung ganun, hindi pwedeng basta mag-barge in tayo ganun tapos kukunin natin, di ba? Bawal yon. Yes, bawal yon, attorney. Oo. Kaya kailangan muna, kakausapin muna ng SRA yung employer po. Ito yung Saudi Recruitment Agency o yung Foreign Counterpart na agency. So pag hindi po nadaan sa pakiusap, saka po magsasampo po ng complaint. Para po ipatawag po sila ng Ministry of Human Resources and Social Development, parang labor po, parang Department of Labor po yung counterpart po dito. Oo, so mamamagitan na ngayon yung pamahalaan naman. So sa side naman ng Saudi, yan yung Ministry of Human Resources nila, parang ganun ano, para yun yes, ang pamagitan para makuha na natin. Ma'am, ano daw po ang update dito? Sumagot ba sila doon sa letter from the ministry? Ay, papaloap po namin to. Pinaloap po namin uli ito. Every 72 hours po yung follow-up namin eh. Uh-huh. So, ngayon po, wala pa kami nare-receive na feedback po uli. But, ngayon po, ipapaloap po namin po uli sa aming welfare officer po. Para malaman po kung nakapag-issue na po ng letter, yung ating labor attache po sa address ng Ministry of Human Resources po. Okay. Kung sakasakali naman po, just for process ano, kung sakasakali naman po na magre-renew, meron din po pang such a thing na, magre-renew, pero uwi muna ako. Meron bang ganon? Ay, meron pong ganon. Basta po, dadaan po sila sa migrant workers office po. Okay. Para po ma-verify po yon, then para siya po ay ma-process as balik manggagawa po. Basta po, meron ng existing contract na renewal po. Yung existing contract na yon must be with the same employer para i-renew or pwedeng existing contract with the human resources provider?
Hindi po, dapat po with the same usually employer. Po with the same employer at same country din po. Same country. Para maging balik manggagawa po. Sa paliwanag ni Attorney Sherilyn, ay nako-coordinate naman na pala. Kailangan lang talaga sundin natin yung proseso ng Saudi. Bawat bansa, kasi kaya tinanong ko nasaan ba. Bawat bansa may sariling proseso para magkaroon ng, para hindi magkaroon ng international incident. Kumbaga may mga foreign relations kasi rin tayo, no? So, on top of the situation naman, ang ating ang counterpart doon sa Riyadh, na contact na naman na nila, kailangan lang i-follow up, and then hindi pwedeng araw-araw o oras-oras, every 3 days. 72 hours, tama ba, Attorney Sherilyn? 48 hours, para po merong action po talaga na. Yes. Na talaga sigurado na may inyong update po tayo. Oo. Wala namang danger or threat sa buhay ni Jessica. Tama ba ako, Hazel? Wala naman siyang nirereklamo na sinasaktan siya? Wala po. Bakit niya gustong umuwi na? Oo. Uwi na po siya eh. Oo. Tsaka, po, eh, siya lang naman po nandun sa amin niya. Mayroon po siyang kasama doon. Ibang lahi din po. Okay. So, nakadalawang taon na rin naman talaga siya doon. Mahirap eh. Mahirap rin na hindi nakaka-uwi, di ba? So, ang next step natin dito, itong agency sana na si Ascent Skills Human Resources, yung local, yun ang dapat talaga na nagko-coordinate sa foreign recruitment agency. Tama? Oo. Eh, hindi nga natin rin makontak. Kayo ba nakontak nyo itong agency niya dito? Hindi po, ma'am. Okay. Bali, dun lang po kay Hazel natawag. Doon lang? Nakausap naman na siya ni Hazel? Siya lang po ang, kumbaga, binibigyan nila ng update at saka information. Okay. Eh, Hazel, kailan mo huling nakausap yung agency? Kagabi po, ma'am. Kagabi? Anong sabi ng agency? Yung nga po sa akin, mag-email daw po sila ulit na para po sa kay Jessica. Pero si Jessica, kailan mo huling nakausap nung nung January 7 po. Ayun po, si Hazel po kasi naggawa daw po ng account yung anak ng amo ni yung employer po niya sa Messenger. Ang nakakaano lang po, si Hazel lang, hindi po kami ano. Okay. Okay. Doon so, ang sabi po niya nung last time, tinatawagan niya, active naman daw po of ano, online, hindi lang daw po sinasagot. Oh, eh kasi baka nandun yung amo at saka sa anak ang gumawa ng account. Opo, yung anak ng amo. So, hindi rin secure na communication. Hazel, nasubukan mo bang tawagan si Jessica nitong huli? Yung Messenger lang po, sa Messenger, yung ginawa po ng anak ng amo. Hindi na nasagot? Hindi po. Kahit po anong gawin kong tawag, hindi po nasagot. Ipapaubaya muna natin ano, sa OWA at saka doon sa ating foreign recruitment agency, yung counterpart, para kung ano yung magiging update natin. Sana mapanood ni Jessica ito. Gusto nyo bang magbigay ng mensahe kay Jessica? Naman. Si mama po. O, ma. Sana po makauwi na siya. At sana siya ay nasa maayos na kalagay na sitwasyon, ma'am. Nai-stress na po kasi ako. Sige, sobrang pag-aalala, ma'am. Nakumusta ka na dyan? Sana makauwi ka na. Jean, ikaw, ano naman ang sasabihin mo sa kapatid mo? Younger sister ba ito? Opo. Younger sister mo, okay. Po, sana makauwi na pa, wag na siyang umalis. Aral na lang din siya kagaya ko. Gwapo ng mga anak niya, maliliit pa po kasi. Oo. Hazel, ikaw, ano naman ang mensahe mo kay Jessica? Sana po makauwi na po siya para po makasama ng mga bata. Ilan ang anak ninyo, Hazel? 3 po. Ilang taon na ang mga bata? Yung panganay po ay siyam, yung pangalawa po ay 7, yung pangatlo ay 5. Ano ba trabaho mo, Hazel? Wala po. Dati po sa company po ako, ngayon po nagtatalim talaga lang po ng mga halaman-halaman. So may ano, farming, parang ganon. Okay. So, meron naman kayong magiging kabuhayan kung sakasakaling umuwi dito si Jessica at hindi na bumalik? Opo, balik ko po company. Okay. Anong trabaho mo dun sa kumpanya? Operator po. Operator ng? Ng machine. Attorney Sherilyn, there is no cause for alarm naman, ano? Parang gusto lang natin mapanatag yung loob ng mga pamilya? Yes po, attorney. Oo. So, walang cost. Assured po na i-monitor namin po to hanggang makauwi po siya.
We will make sure po na makakauwi po ng ligtas po si Ma'am Jessica. Salamat po. Magandang hapon. Salamat po.